Hello ka pare Koy, mabilis na bang malawbat yung cellphone mo at hindi mo alam kung bakit? Tapos ang bagal-bagal pa naman yung mag-charge kahit na maganda na yung charger or nakabili ka na ng bagong charger? So ngayon guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung mga methods na pwede nyong gawin kung paano natin mapapaayos at mapapatagal yung paglobat ng phone natin and ma-optimize natin yung mga power na ginagamit niya at mas mapabilis siya sa charging. So ituturo ko lahat yung mga pare ko sa video na to. Kaya kung ako sa inyo guys, huwag na kayo alis sa magsisimula ng tutorial kapag katapos ng intro. Let's go! Hush. Para kay bago tayo magsimula, promotion time ulit. Para sa mga hindi nakakalam mga pare ko, ay merong batch 2 yung ating tournament. At tapos na natin yung batch 1 no May 23 pa. Ngayon guys, kung interesado kayo sumali for the batch 2 ng ating mini tournament mga pare ko, open na po tayo mga pare ko. Lalagay ko na lang yung link dyan sa description. I-PM nyo na lang ako sa aking FB page at ako nang bahala makipag-communicate sa inyo at ibigay sa inyo yung mga form na kinakailangan nyo. So bahala kayo dyan, PM nyo na lang. Lalagay ko yung link sa description at saka sa pin comment section. So ngayon guys, simulan na natin yung tutorial. So yun nga mga pare ko, sa video na to ay meron tayong gagamitin ng mga methods. Meron to mga tinatawag na settings methods, application methods, and syempre physical things na pwede natin gamitin para mas mapabagal malawbat yung phone natin at mapabilis ma-charge naman yung phone natin. So ngayon guys, simulan na natin. Ang unang-una mga pare ko is yung mga settings. So ito mga pare ko, disclaimer lang, kung yung iba mga viewer dyan ay napanood na yung tutorial ko about sa turn off settings para mapabilis yung performance mo po ng cellphone mo, is maaaring meron dito mga settings na mabanggit ko doon. Which is, pwede nyo pa rin naman gawin kung nakakalimutan nyo sila or kung hindi nyo pa napanood. Ngayon guys, punta muna tayo ng settings. Sa settings ito mga pare ko is i-disable natin yung mga settings which is na kumakain ng power. Lalo na yung mga ads and kung ano-ano pa. So ngayon, ang gagawin natin, ipupunta tayo sa settings. Click nyo na yung additional settings. So kung wala kayong additional settings at hindi nyo makita yung mga settings na tuturo ko, pwede nyo naman siyang i-search kung meron kayong search engine doon sa inyong mismong settings. Mga kapare kayo, bago natin ito i-off is kailangan ko muna magbigay ng disclaimer. Maaaring yung sa phone ninyo is hindi support tong mga settings ito, which is good yun mga kapare kayo. Ang ibig sabihin nun, hindi masyadong ma-ads yung inyong phone. So bibigyan ko rin kayo ng trivia kung bakit meron mga ganitong features yung phone natin. Unang-una mga kapare kayo, kaya meron mga cellphones na mababa, magbigay ng price or talagang sobrang baba na kala mo hindi na sila kumikita, nagkakamali kayo doon. Kasi yung mga manufacturers ng cellphone na yan, gumagawa po sila ng system na kung saan minomonetize nila yung mga phone na ibebenta nila. Ang ibig sabihin, yung phone ninyo na binili nyo sa kanila ay maghahati din sa kanila ng income. So which is sa pamamagitan ng pagdidistribute ng ads ng kanilang mga advertisement or advertisers. Which is sila yung yung mga clients nila na magbabayad sa kanila ng pera para i-advertise yung inyong yung kanilang mismong mga contents or mga application or mga service na ginagawa. So minsan napapansin nyo, di ba, pa nag-i-install kayo ng application, pupunta kayo sa mga photo gallery ninyo, pumupunta kayo minsan sa mga files ninyo, may makikita kayo mga ads, doon sila kumikita guys. So hindi ko naman sila ina-against doon kasi ang baba nila ibigay yung phone, pero kagaya nga na sinabi ko, discarte lang yan. Ngayon guys, simulan na natin yung pag-turn off. Click nyo lang yung get recommendation, din ang kailangan nyo lang gawin dito is i-turn off yan. So sa akin, nakita nyo naka-turn off na siya. Ngayon, punta naman tayo sa developers option. So pag hindi nyo pa alam kung paano mag-enable ng developers option mga kapare ko, pwede nyo panoodin yung mga ilang videos natin dyan which is yung top 1 and top 2. So tinuro ko doon paano mag-enable ng mismong developers option step by step. So pwede nyo panoodin yun doon. Anyway, balik tayo dito. Ngayon pagkatapos nyo nandito na kayo mismo sa loob ng developers option, hanapin nyo lang guys dito sa pinakaibaba yung ating tinatawag na, so hanapin lang natin yung background check. Sa background check mga kapare ko naman is ito yung mga stealthed application which is nandito rin yung mga system application and third party application na hindi nyo naman kinakailangan na tumakbo sa background ninyo. So kailangan nyo lang i-off dito yung alam nyong common sense na hindi nyo naman kailangan. So kagaya nito guys, yung FB services, in-off ko siya kasi hindi ko naman talaga siya kailangan. And syempre itong SnapTube. So nagda-download ako ng videos, nagda-download ako ng music pero hindi ko naman siya kailangan na tumakbo sa background ko as always. Ang ibig sabihin ng mga pare ko ay kapag turn off natin sila dito, hindi na sila tatakbo sa background natin palagi. Pero tatakbo pa rin sila once na ginagamit natin yung application na yun. Pero mawawala na yung features nila na tumakbo sa phone natin palagi. Ibig sabihin nun, madi-disable sila. So kailangan nyo lang gawin dito guys, is sure ako marami yan sa inyo. Ang kailangan nyo gawin is hanapin dyan isa-isa yung mga features or yung mga third party application ninyo na alam nyo hindi naman kinakailangan ng ganitong permission.
So ito kasing mga to, system application na yan, kaya hindi ko na sila gagalawin. Ngayon guys, back na tayo. So mga pare ko, yung next naman natin is yung tinatawag na performance mode sa battery natin. Ngayon guys, punta natin siya. Back nyo lang siya ng dalawang beses. And then dito guys, i-click lang natin yung battery icon or yung battery portion ng ating settings. Pwede nyo naman siyang search kung hindi nyo makita. And para sa mga bagong user lang din yon. Anyway guys, dito, pag nandito na kayo sa loob, ang kailangan nyo lang gawin is i-click lang yung performance mode. And dapat guys, meron tayong dito mga settings sa kailangan nyo i-on or i-turn off. So dito guys, meron tayong tatlong settings. Depende to sa mga phone brands guys. Ibig sabihin, different phone brands, different kinds of settings din yan. So pwedeng apat to sa inyo, pwedeng dalawa lang, pwedeng isa lang. So ngayon, ang kailangan nyo gawin dito guys, kung magtitipid talaga kayo ng battery at hindi naman kayo maglalaro, ang kailangan nyo gawin is iset siya sa no performance mode. Ibig sabihin, ito ay hindi na magbibigay ng masyadong power yung ating CPU at saka hindi na rin siya makakadrain ng battery kasi nga, effortless na lang yung gagawin ng CPU natin. So, yung ibig sabihin, yung gagawin mo sa screen mo is makakaranas ka ng konting laggy kasi nga no performance na yung siset mo. So, dito naman kay, ano, kay Smart Performance, ito naman yung isa-recommend ko para sa mga managlalaro ng ML or mga nagbababad pag tuwing gabi pero mabilis sila malobat. Mas recommend ko guys na naka-on yung smart mode ninyo para kahit papano magkaroon pa rin siya ng tinatawag na performance. So guys, disclaimer lang, meron kasi mga nagsasabi na same lang daw sila nung nasa game space, which is meron din kasi yung game space guys sa features na ganito. Tuturo ko lang sa inyo kung ano yun, which is ito. Okay? Sa game space kasi mga kapare ko, magkaiba silang dalawa. Okay? Lilinawin ko na. Sa game space kasi, meron dito tinatawag na performance mode, meron dito tinatawag na lower power mode, balance mode, and competition mode. So dito guys, magkaiba yung features ng game space doon mismo sa performance ng phone natin. So magkaiba yun guys ha. Yun na yung disclaimer. So next na gagawin natin mga kapare ko is i-back lang natin siya dito. And then i-click natin guys yung tinatawag na quick up freeze. Dito naman sa up freeze mga kapare ko is kailangan natin i-disable or i-freeze yung mga application na alam nyo tumatakbo sa background natin kahit hindi naman sila ginagamit. So kagaya nito guys, Realme Link, hindi naman natin siya ginagamit. Gaya nitong ano, yung mga hanapin nyo lang yung mga hindi nyo masyadong ginagamit, Telegram, hindi masyadong ginagamit yan. Basta guys, hanapin nyo lang dito yung mga kailangan nyo hanapin na hindi nyo alam or alam nyo na hindi nyo na kailangan pero baka gamitin nyo in future. So kailangan nyo lang siyang i-click para ma-quick freeze. So ngayon, ang next naman or yung isang method naman, ito yung tinatawag naman na method na pag-disable or disabling more application or system application. So ano yung ibig ko sabihin dito mga pare ko? Meron kasi tayong mga tinatawag na system application kagaya ng Game Center, tapos Phone Manager at kung ano-ano pa. So para sa mga hindi nakakalam mga pare ko, yung Game Center sa Realme yan, kung yung phone ninyo may sarili din kayong Play Store, kasi kami may sarili kaming Play Store, ang kailangan nyo nang gawin dun guys is i-force stop or ang gawin nyo is i-disable nyo siya. So kung walang disable features yung phone ninyo, okay na yung force stop, huwag nyo lang silang gagalawin or i-open. So assurance guys, nakikita nyo sa akin is naka-force stop na siya and naka-disable. So ibig sabihin, nagawa ko na yung mga technique na yan. So may magtatanong dyan sigurado, siguro kapare ko, kailangan ba yan gawin sa lahat ng system application? So syempre, depende pa rin yung sagot dyan. Depende, yung sagot dyan is depende pa rin kung ano yung mga system application na yun. So halimbawa, hanapin natin yung iba pang mga system application. So click natin dito. Hanapin natin yung tinatawag na ito, Heypan. Click nyo yan. Okay, so hindi naman natin siya ginagamit mga kapare ko. Click nyo yan. App info. Dito sa app info, pwede nyo siyang i-uninstall or pwede nyo siyang i-force up. So bahala na kayo dyan guys. Dito naman sa hot game, pwede nyo siyang i-app info and pwede nyo siyang i-force up. Ayun yung mga problema ng mga built-in yung mga tinatawag natin system application. Yan talaga yung mga nagko-common cost talaga dyan. Yung mga advertisement nila ng mga application at kung ano-ano pa. So kailangan nyo lang gawin is i-force up siya at huwag nyo na siyang gagalawin para hindi na siya ulit mag-trigger that gumana. So mga pare ko, yung next method naman natin, which is yung method 3, ay tinatawag na 2080. So ang 2080 is ito yung numbers na kung saan dun ka lang pwede mag-charge at dun mo lang siya pwede paabutin ng charging. So anong ibig sabihin nun? Sa 20% or yung 20 niya is kailangan 20% pa lang yung phone mo, mag-charge ka na para hindi siya masyadong madrain. So kasi meron kasi mga pag-aaral guys na pag yung phone natin or yung battery ng phone natin is mas nadidrain, mas nababawasan yung performance or yung capacity ng phone natin mag-hold pa ng battery na mag-hold ng power kagaya ng ginagawa niya ng dati. And ganun din guys kapag sumobra siya or lagi siya naka-full charge. Hindi masama mag-full charge guys ah. Hindi masama mag-full charge. Kung aalis kayo, kinakailangan nyo talaga mag-full charge, go ahead.
Pero gaya nga na sinabi ko, proven and tested, ang pinaka minimum lang po na charging is to 80 to 85 hanggang pinaka 90 natin yung pinaka max. Or max na nga yung 85 guys eh. So kasi ang reason naman dyan is masyado naman din na ka-overuse yung ating battery. O masyado siya ni-stress sa pataas na siya ng pataas ng pag-charge. So ang ibig sabihin, masyado siyang gamit na gamit. Parang ano yan eh, katawan. If ikaw gamit na gamit ka, punong-puno ka, hindi ka na masyadong makakagalaw, diba? Nakakaano rin yun, pagod. Eh sa kanya guys, nakapapansin nyo naman pag nag-charge kayo, sobrang init ang phone niyo. At akala nyo, nakakatulong yun sa pag-charge. Siguro dating method, oo, yung mga dikipit pa. Pero ngayon guys, take note, nag-improve na tayo at kailangan meron din tayong maintenance sa mga phone natin. So yun yung pinaka most and kailangan nyo gawin. Kapag nagawa nyo yun guys, kahit hindi nyo nagawin yung iba pang mga settings, pero syempre, recommend ko pa rin na gawin ninyo. And ang next naman mga pare ko, ang pinakalas na method natin or yung comfort method natin is ito yung tinatawag guys na pagpili ng tamang charger, power brick, and syempre ng connector. So syempre guys, merong part talaga ng buhay natin na masisira yung default charger niya or yung kasamang charger ng phone natin nang binili natin siya. So bibili tayo talaga ng charger para sa kanya. At ang problema minsan is yung nabibili natin is hindi siya kagaya nung performance ng isa natin charger. Kasi nga medyo sabihin natin class A or sabihin natin basta class A, ganun. Sabihin natin nasa class A siya and yung performance na binibigay niya is hindi kagaya ng dati. So yun, nagkakaroon din po yun ng issue sa phone natin, no? Kapag ganun na yung iba, pag nag-iba na yung performance na binibigay. Halimbawa, ng dati yung binibigay ng power brick mo is kaya para masuportahan yung phone mo sa pag-charge. Pero ngayon is bigla siyang bumaba or yung connector mo naman may problema, may diferensya, mas mababa na yung pagta-transmit niya ng power dun sa phone mo. Ang nangyayari, yung phone mo, siya magugulat siya. Ang mangyayari dyan is imbis na bumilis mag-charge, babagal siya mag-charge. Makaka-apekto rin yung sa battery natin. Kaya hindi talaga recommend din yung mga pag-charge sa mga computers natin. Ayun yun, hindi talaga yun recommend. Autopass yun mga pare ko. So yeah. So syempre, ang kailangan nyong gawin kapag nasira na yun, bumili kayo ng power brick or ng connector sa mismong store kung saan nyo binili yung mismong phone ninyo. So yun yung pinaka-recommend talaga. Or kung hindi naman kaya or medyo mahal, maghanap na lang kayo nung power brick or ng connector na magsusuffort sa phone ninyo. Madali lang naman makahanap nung guys kung halimbawa 33 watts yung fast chargers mo or fast charger mo ay kailangan niya ng 33 watts or kaya niya magsupport ng 33 watts, edi maghanap ka ng charger na kaya magsupport din ng 33 watts. So ganun lang yun guys, vice versa. So kung ano yung kayang i-hold nung power brick mo ng charger mo, kailangan ganun lang din yung bibilhin mo kahit na hindi ka brand. Okay na yun. So yun lang guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw, no? Kung nabitin kayo sa tutorial natin for today, huwag kayong mag-alala mga pare ko dahil napakarami pang method. Pero guys, ito yung pinaka-importante at kailangan na kailangan yung ginagawa kasi nga, ito yung mga common mistake na hindi nyo naiisip. At hindi din naiisip ng iba, yung iba sabihin natin naiisip nila pero hindi nila ginagawa kasi akala nila kalokohan lang. So ako kanina magpapatunay guys na hindi kalokohan yung mga method na yon at hindi yon scam. 100% legit kahit mag-search pa kayo kung saan-saan. So yun lang guys, kung nagustuhan yung video, huwag nyo kalimutan i-like yung video and syempre, mag-subscribe if nagugustuhan nyo yung mga content natin at kung nabitin kayo dito. And kung ayaw nyo naman mag-subscribe, no problem. Nasa inyo yan, choice nyo, pwede nyo bawiin. Yun lang. So kung nagustuhan yung video, huwag nyo kalimutan i-like. Yun lang guys, peace out. Let's go.